Mapapalad ang mga pagsuway ay ipinatawad na habang mga
noong panahon iyon, samantalang umaraksa ang libu-libong tao, ano ba nagkapatapan sila? Nagsalita muna si Jesus sa kanyang mga alagad, "Mag-ingat kayo sa libradura ng mga Pariseo. Ito'y ang pagpapahimbaw. Walang nakatago na di nagmalalantad at walang nahihingi na di mabubunyag. Ano mong sabihin ninyo sa dinig ay maririnig sa liwanag, at ano mang ibulong ninyo sa mga sili ay pagsisigawan. Sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan, huwag ninyong katakutan ang mga pumapatay ng katawan, at pagkatapos ay wala nang magagawa pa. Sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan. Katakutan ninyo yung pagkatapos na pumatay ay may kapangyarihan pa magbuhi sa impyerno. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan. Hindi ba din nagbibili sa halagang 2 pera lamang ang 5 maya? Gayunman, kahit isa sa kanila'y hindi pinababayaan ng Diyos, maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa mga maya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Sumayin mo ang Panginoon. Sumayin. Alam mo na rin na sa boses na ginagawa ng buong may kapag.
Ang isang bagay na ako sa araw ay pakinggan natin yung kagandahan. Sabi nga ay, hindi ba mas mahalaga kayo kaysa sa dalawang bayan? Binigyan kayo ng mga magandang boses para maging bahagi. Pakinggan natin sa pagkakas sa mga boses na yan ay nagsasalita sa akin ang Diyos. Katulad ni Maria na kung saan ay kinalangin ni Jesus para magsalita ang Diyos, para sundin ang kalooban ng Diyos. So makinig tayo, pakinggan natin ang maganda ng kaboses na ipapahayag natin para po sa araw na ito sa pagpaparamdam natin sa mahal na Birheng Maria. Nakatulad ni Maria na inaminig siya sa boses ng anghel na nagdala ng isang napakagandang balita. So kaya po isang pagkakataon natin ang pakikinig. Mukhang sinasabi natin ay napakasimple lang ang pakikinig. Hindi ang pagkakataon ay pakikinig. Mahalaga po ito. Hindi lang po siguro sa dalaman ng nilang sa ito na ibibigay ng musika. Ngunit sa dalaman din ng pag-Diyos sa buhay pastora ng ating parokya. Ano yung kumisan ay baka hindi tayo nakapakikinig. Sabi nga po sa Ebanghelyo ay kinakailangan na maging mabagal tayo sa pagsalita, mabagal tayo sa pagkakalat, pero dapat ipabilis tayo nakikinig. At ito yung ako na ipinapahay sa aking pagkakalat. Pero sa pagkakalat ng sa pastoral. Napakalala po, hindi nag-arm of disney. Kasi kung isang malingan natin bakit ang programa, kumapalpak, kasi makalimit talaga tayo ng tinig, hindi lumalapak ang ating programa. Kasi baka hindi tayo ng tinig. Kaya kung isang yung kailangan na dapat bigyan ng pansin, hindi napupunteriyan. Kinakailangan natin ang pakikinig. At kapag tayo nakikinig, sino yung mahalaga? Yung nakikinig ba ka o yung pinakikinggan? Yung pinakikinggan. Kasi ano po, huwag natin kalimutan na tulad ni Maria, ang pakinggan natin ay ang Diyos. Bagaman ang isang pagpapalapan kay Maria, may mensahe na ibinibigay sa atin ang Diyos. Kaya siguro ang pag-uwi natin, Itanong natin sa aming sarili. Ano ang mensaheng ito sa akin sa harap kay Maria 2015? Sabagat sigurado may mensaheng ito. Pero ang tanong ay napakinggan ko ba siya? Nakinig ba ako sa kanya? At maliwala ko sa oras at tayo ay nakikinig, sigurado ko, may mababago. Marami ang mababago. At yan po lahat ng yan ay nagsisimula sa pakikinig. Pangalawa, para po sa mga participants, mga representative ng bawat parokya, ay huwag po ninyong kalimutan na sa araw na ito ay kayo ay tinatawag ng Diyos. Pero hindi na mo sa araw na ito. Hindi na mo sa araw na ito. Pero sa lahat po siguro ng pagkakataon, pero ngayon sa iyong pagtawid, ay kayo tinatawag ng Diyos. Nagsasalita ang Diyos para sa iyo. Nagsasalita ang Diyos para sa iyo. And huwag natin kalimutan na tayo ay pwede maging instrumento para magsalita sa atin ang Diyos. Huwag natin kalimutan
Diyos ay pwedeng magsalita sa amin. Ang kinakailangan namin magpahawal niyo po isa ko dahil tayo ng mga ibang sekta. Kasi ibang sekta, kung sabi niyo, ito na lang ang at mga
Mapagmahal na Ama, tanggalin mo ang aming mga tao. Tayo mga Kristo, gawain, makatakbo ng kasiyahan sa ating pananampalataya sa gitna ng mga pagsuko at pagtabahala. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagmahal na Ama, tanggalin mo ang aming mga tao. Amang nandito sa buhay na ito, lalo na mga may sakit, gawain, makaranas ng mga pagaling na kanina ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagmahal na Ama, tanggalin mo ang aming mga tao. Ang mga tapat na yumawa, gawain, umano ng kagtagpala sa kanilang pagpapagdala. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagmahal na Ama, tanggalin mo ang aming mga tao. Itulog natin ang mga sarili ng intensyon at mahilingan sa isang ito. Ama ng lahat ng oras at panahon, bigyan mo kami ng lapang at labas upang magsumikap kami sa paggawa ng mabuti. Itinig lang ito ang alam kay Kristo na aming Panginoon. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon natin.
Oh.
sa inyo. Amen.
mga bawid at ng mga dagat. Mag-iingat ninyo kaming pagmasdan, kaming hindi